Magandang gabi. Nagsumite ng mga dagdag na dokumento ang Gamaleya Research Institute para sa pag-aproba sa Pilipinas ng kanilang COVID-19 vaccine. Sabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, sinusuri na raw ng mga regulatory officer ang mga dokumento para sa emergency use authorization ng bakunang Sputnik V. Pinaplano na rin daw ang pagpunta ng ating mga otoridad sa paggawa ng Sputnik V para masuri ang proseso ng paggawa ng bakuna. Mahigit 90% ang efficacy rate nito at ginagamit na rin sa ibang bansa. Kinumpirma ng Philippine Genome Center na ang bagong variant lineage ng COVID-19 virus sa Pilipinas na P3 ay unang na-detect sa Central Visayas. Ayon sa PGC, unang na-detect ang variant sa isinagawang sequencing noong February 4. Halos 100 cases sa rehiyon ang na-detect sa mga kasunod na sequencing. At ang unang kaso ng variant ay galing sa sample noong January 8. Ayon sa PGC, kasabay din ito ng pagsipa ng mga positibong kaso sa Central Visayas. Patuloy ang pag-aaral sa variant pero lumalabas na meron itong mutations na gaya sa mga unang virus variant of concern na mas nakahawa at mas mailap sa antibodies. Sabi ng PGC, mas kinakailangan ngayong mahigpit na pagpapatupad ang surveillance at minimum health standards para mapigilan ang pagkalat ng P3 variant. Nagka-COVID-19 ang isang sanggol sa Santiago City sa Isabela. Walang sintomas ang sanggol ayon sa LGU. Hindi pa matukoy kung paano nakuha ang virus. Kabilang ang sanggol sa 22 new COVID-19 cases sa Santiago City na may kabuuan ng mahigit 1,100 cases. Pinaigting na roon ang contact tracing at swab testing. Ako po si Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino. Maraming salamat.